Saan makakaabot ang 50 pesos na entrance at 60 pesos na parking in 3 times? Halika'yo, dadalin ko kayo mga idol sa lalawigan ng Rizal. Na talaga namang budget meal lang, at mai-enjoy ninyo na ang mga napakagandang mga view deck. Sulit at worth it kung saan ang lugar, dito lang naman yan sa bayan ng San Mateo Rizal. Antipolo Rizal at Pililia Rizal, tulad ng Casa Peregrine ng San Mateo. Cloud 9 ng Antipolo, at Windmill ng Pililia. At dahil dito lang naman ang ride strip namin sa mga nasabi lugar. At para mas makatipid pa kayo, suggest ko lang na magluto na kayo ng mga kakainin tulad ng ulam. Baon na rin kayo ng rice at mga snack para sa inyong adventure rides. Unang ride out namin sa Arco ng Tiaong Lalawigan ng Quezon. At dito palang nagpa-full tank na tayo mga idol dahil 4 bar naman itong si Tanggol. 210 lang naging gas ko, at hayaan ninyo ipakita ko sa inyo ang aming dadaanan buhat Tiaong hanggang San Mateo Rizal Casa Peregrine. Siyempre kailangan natin daanan lahat ang mga bayan ng Laguna. At medyo nagpalayo tayo ng konti mga idol, dahil gandang-ganda ako dito sa highway ng papuntang Los Baños na animoy parang take-off ng eroplano dahil sa espoltadong kalsada na may mga guide lights para sa mga motorista. At kumanan kami para tahakin ang bayan ng paete at pagsaghan. Pero wala kayo aalahanan dahil napakonda ng kalsada ng Laguna at Rizal. At ilan sandali pa nga ay nasa Jollibee Pili Rizal na kami para umorder na kami manok na aming kakainin dyan-dyan lang sa Gedli. Kung saan man abutan ng gutom, at dahil may mga baon naman kami rice para na rin makatipid. 3:30 AM, mga idol nang kami mag-ride out pantang Casa Peregrine. At sa ganap na 5:30 AM, nandyan na kami sa Marcos Highway Marilake. At bumungad na sa amin ang kapal ng pag na sobrang lamig. Napakalawak ng Marilake Highway at kahit napakadaming motor ay mag-i-enjoy ka ride trip. At maya-maya pa narating na namin ang pintong Bukawi kung tawagin dir-derecho lang kami at mamaya pa nakita na namin ang signway ng Casa Peregrine at dito pa lang sa daan masasalubong muna ang kapal ng pag. At ilan sandali pa nandito na kami sa Casa Peregrine. At nag-park na kami dito sa taas, na may bayad na 20 pesos. Kailangan lumakad ng 2 minuto para marating ang entrance ng Casa Peregrine. Iniwan na namin helmet dito sa labas ng entrance. Donation lang naman ang bayad pagpasok mo dito. Kailangan mag-register, tatanungin kung saan bayan ka galing. At tatakon ka na sa kamay, bawal magdala ng sariling pagkain. May mga restaurant naman dito kaya lang medyo pricey. At dito bumungad na ang sobrang dami ng tao dahil na rain sa holiday ngayon. Sobrang ganda dito, ang ganda ng ambience, very accommodated at napakabait ng mga staff nila. At dahil sikat itong Casa Peregrine, talagang dinarayo ng mga tao na kung saan saan galing lugar. Meron sila dito mga treehouse na pwede ninyong pagpicturan. At sa lower part may mga square grills na safety naman sa mga pop-onta at malaya kayo makapag-picture or mag-video na pang-instagramable ang datindan ng overlooking view dahil sa napakandang sea of clouds. At tunay naman na hindi ninyo pagsisisihan, dahil narating ninyo ang lugar na ito. Mayroon din sila mga activities dito, like spider run. Swing na may 2 klase, more exciting talaga ang lugar na ito at highly recommended. Sa mahihilig sa adventure, pagkatapos natin dito sa Casa Peregrine. Next ride out natin mga idol itong Cloud 9 ng Antipolo City. 30 kilometers lang naman buhat dito sa Casa Peregrine. Along Marcos Highway palabas ng San Mateo, at sa ganap na 8 AM. Nagpasya muna kami mamahinga ng 30 minute para makaiglip ng konti dahil wala pa kami tulog. At napakaaga namin nag-alisan sa Tiaong around 12 noon. Nagmag-prepare kami at 1:30 AM, ride out na kami kaya medyo pagod at puyat pero carry naman dahil worth it ang biyahe. After makapahinga, ride out na uli pantang Cloud 9. At madadanan ninyo mga idol ang Antipolo Market. At ilan sandali pa nandito na kami sa Cloud 9,
At dito nag-park na kami na donation lang inaman sa nagbigay kami ng 30 pesos tatlong motor na. At naglakad na kami paakyat sa kanilang museum building. Wala entrance dito, ang may bayad lang ay itong hangin bridge at zip line na 100 pesos. So kami ay hindi nag-take ng mga activities dito at nag-video lang at picture dito sa kanilang rooftop na napakataas, at makikita ninyo ang buong Manila na nagtataasan ang mga building. Recommended ko dito, mas maganda sa gabi, para makita ang nagigandahan lights view ng Manila. Dahil na-rain sa taas ng lugar at mala 360 na spot at makukuhanan ninyo solid din dito overlooking view deck ang Datingan, at makikita ninyo pa dito mga idol ang museum nila na tinatawag nilang ang Tipolo History. Diba okay na okay, thumbed up talaga. Sarap din dito maglakad-lakad at malawak ang lugar ng building, may mga pikturan. Mga rebulto, restaurant para sa mga gustong kumain, pricey nga lang talaga. Kaya mas maganda kumain na lang sa daan na may magandang damuhan. At malilim na puno, piknik ang Datingan, at di rin kami nagtagal, pabalik na kami. At last part namin itong windmill Pililla Rizal, na may layo lang siyang 43 km Antipolo to Pililla. At dito mga idol, sa windmill ay no entrance fee. Babayad ka lang ng parking na 20 pesos, buhat parking area lalakad ka lang ng nasa 50 meters at mararating muna itong naglalakihan at nagtataasan windmill. Solid din dito at dinarayo, dahil buhat dito sa upper part ng windmill ay matatanaw muna ang napakagandang Laguna de Bay. Na solid pagmasdan dahil kitang-kita ang buong Laguna at ilang parte ng Rizal. Na tunay namang nakaka-relax, mawawala ang pagod, makakapagpahinga ang iyong isip dahil sa mga problema. Tunay naman napaka-solid ng aming rides, kahit puyat kahit pagod, ay nakapagbigay naman ang mga lugar na ito ng mindset, may kapayapaan, hindi maipaliwanag na saya, sobrang worth it talaga ang biyahe. So paano, hanggang dito na lang muna mga idol. Don't forget to follow, like and share, at kung nakaabot ka video ito at nag-comment ka, ibig sabihin tinapos mo ang video. Ako si Motogent Vlog Idol, see you my next video. Peace out.